Sa Department of Justice, pinaimbestigahan na ang naging pahayag ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez laban sa administrasyon. Pero ang mambabatas, nanindigan na kapayapaan lang ang gusto niya. Si Mela Les Moras sa detalye. Nanindigan si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na handa siyang humarap sa anumang imbestigasyon. Ito ay kasunod ng kanyang naging panawagan sa Armed Forces of the Philippines na bawiin na ang suporta sa punong ehekutibo. Hindi kasi gusto ni Alvarez ang kasalukuyang foreign policy ng administrasyon, lalo na pagdating sa issue sa China at sa West Philippine Sea. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, pinasisiyasat na niya ang mga sinabi ng kongresista kung maituturing na ba itong sedition, inciting to sedition o rebellion. Sa ilalim ng revised penal code, sedition ang tawag sa magulong pagkilos laban sa gobyerno o pribadong grupo o individual para mapigilan ang pagpapatupad ng isang batas o kautusan o di kaya'y makapagpahayag ng galit o paghihiganti. Inciting to sedition naman ang tawag kung hindi ka kasali sa pagkilos pero ikaw naman ang nag-udyok nito. Habang rebellion naman ang tawag kung armado na ang mga sangkot na kumakalaban sa gobyerno. Okay naman ako imbestigahan, no? Kasi alam naman natin yung elements ng crime ng sedition at saka ng rebellion. Naniniwala po kayo, sir, na wala po kayong nilabag na batas? Oo. Binasa ko naman yan. Kahit sa kamera, umalma rin sa sinabi ni Alvarez ang ilan niyang kasamahan. Ang iba, nais na rin itong paimbestigahan sa House Ethics Committee. That is really rebellion. That is really seditious that they will withdraw support to our incumbent president who has the mandate of the people to govern our country as president. Because when you ask for a withdrawal of support, then there will be a conflict because those who will heed his advice and withdraw support, the others who are supporting the president will have to come in also and enforce the law. Former Speaker Alvarez is a friend of mine, pero to actually ask the Philippine Army or the AFP to withdraw support to the president is not a good call. No, I will not submit to that. We as a citizen and the AFP as an agency under Philippine government will have to support its president fully. Naiintindihan naman ni Alvarez ang sentimiento ng mga kapwa niya mambabatas, pero pinaninindigan pa rin niya ang mga binitawan niyang salita. Siyempre, option naman ng House of Representatives yan kasi meron tayong yung House Ethics Committee. Hindi, sasagutin na lang natin kung meron nag-aayon na reklamo. Kung meron mang nasaktan, di asensya. Pero para sabihin ko na nagkamali ako sa sinabi ko, hindi ako nagkamali. Yun talaga yung gusto ko sabihin. Sa kabila ng issue, una nang tiniyak ng AFP at PNP na mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa paglilingkod sa taong bayan. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. No? Whoever the President is, it's very clear that we will follow that chain of command. Mela Les Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.